isang mapagpalang umaga sa inyong mga bata. Narito ako pang magbahagi ng maikling kwento. Bago ang lahat, ako nga pala si Tita Athena M. Ragohoff mula Odaneta City Library. O mga bata, makinig kayo sa kwento ko ha. Ang kamagat ng aking kwento ng Magkakulay ang Nayon. Kwento at guhit ni Susan De La Rosa Aragon. Noong araw, laging malungkot si Juanito. Kasi malungkot sa nayon ni Juanito. Malungkot ang nayon ng alikabok. Walang kulay ang mga bahay, walang kulay ang mga hayop at halaman. Walang araw sa nayon ng alikabok. Lahat ng bagay ay may alikabok. Tamad maglinis ang mga tao. Mahilig maglasing ang mga lalaki. Mahilig matulog ang mga babae. Isang araw, dumating ang isang lalaki. Nakita ni Juanito ang lalaki. Ibang-iba ang dumating na lalaki. Mas mabilis lumakad ang lalaki. Masaya ang muka at may kulay ang damit nito. Nagpunta ang lalaki sa isang tindahan. Sumunod si Juanito sa lalaki. Natutulog ang may-ari ng tindahan. Puro alikabok ang tindahan. Puro alikabok ang mga garapon sa tindahan. Puro alikabok ang mga estante sa tindahan. Ibig mo po ng lalaki. Puro alikabok ang mga upuan sa tindahan. Nilinis ng lalaki ang isang upuan. Nilinis niya pati ang sandalan ng upuan. Nagulat si Juanito. May kulay pala ang upuan. Kulay pula ang upuan. Nilinis din ni Juanito ang isang upuan. Kulay asul ang upuan niyang nilinis. Tuwang-tuwa si Juanito sa paglilinis. May dumating na ibang mga bata. Nilinis din nila ang isang upuan. Kulay dilaw naman ang upuan nilang nilinis. Tuwang-tuwa sila sa paglilinis. Kumuha ng panlinis ang mga bata. May kumuha ng walis, may kumuha ng basahan at tubig, may kumuha ng eskoba at bunot. Nilinis nila ang mga dingding ng mga bahay. Tuwang-tuwa sila sa mga kulay ng dingding. May dingding na kulay pula, may dingding na kulay asul, may dingding na kulay dilaw. Nilinis nila ang mga halaman. Kulay berde ang mga dahon ng halaman, sumigla ang mga halaman. Nilinis nila ang mga bulaklak. Iba-iba ang kulay ng mga bulaklak. May bulaklak na kulay lila, may bulaklak na kulay kahel. Kumuha ng hagdan ang lalaki. Umakyat siya sa hagdan at nilinis ang langit. Lumitaw ang kulay ng ulap, lumitaw ang kulay ng araw. Lalong sumaya ang paligid, lalong lumitaw ang mga kulay sa liwanag ng araw. Nagising ang mga tao sa nayon ng alikabok. Nahinto sa paglalasing ang mga lasenggo. Nagulat sila sa nakitang mga kulay. Tulong-tulong silang naglinis ng paligid. Pagkatapos, nilapitan nila ang lalaki. Gusto nila magpasalamat sa lalaki. Maraming salamat, Ginoo, sabi ng mga taga-alikabok sa lalaki. Ako si Pintor, sabi ng lalaki. Gusto kong pintahan ang inyong nayon. Gusto ba ninyo akong tulungan sa pagkukulay ng inyong paligid? Sagot ng mga tao, oo, halina't kulayan ang ating paligid. Kulayan natin ang mga kalabaw at kabayo. Kulayan natin ang mga bungang kahoy. Mula noon, masaya na si Juanito. Masaya na rin ang buong nayon. Hindi na tamad ang mga tao. Binago nila ang pangalan ng kanilang nayon. Ngayon, Baghari ang bagong pangalan ng kanilang nayon. Malinis at masaya ang nayon ng Baghari. Bata, tapos na ang merpikong kwento. Naway may napulot kayong aral. Na huwag magtamad, dapat magsipag.